So, shoutout sa mga nandito na. Ah, napakaaga. Wow! Shoutout sa mga customer. Ikukunin lang tayo sa Caloocan. At the same time, gagawa tayo ng content. Kasi may bago rin akong ano eh. May bago akong set ng panggilid. At titingnan ko din kung nagbago yung takbo ng aking motor. From 124 hanggang... Hindi ko alam. So titingnan ko kung ano. Kung madadagdagan. Kung madadagdagan, di mas maganda. So ride safe! Net! Bumira sila eh, traffic naman. Pag-uusapan natin mga boss yung ano, yung panghuhuli. Yung panghuhuli ng mga modified muffler dito sa amin, sa Pasay. So, legit ba talaga yung panghuhuli ng modified muffler? Or tama ba yung ginagawa nilang batas? Kasi alam ko may mga batas tungkol diyan. May mga batas tungkol dyan sa mga implementation na dapat nating sundin at dapat nilang ipatupad. So today, bago tayo mag-start, promote ko lang dito sa shop. So nagli-release kami ng mga panggilid. Always magpa-check kayo ng panggilid mga boss. Kung ang odo nyo is nasa 5 to 25,000 na, marami na po ang dapat gawin dyan. Panggilid, throttle body, at iba pa. So, visible naman yung aming shop. May address na rin po dyan mga boss sa taas. So, check nyo na lang. Pwede kayong bumusita, pwede kayong mag-walk in. 31,000 subscriber mga boss sa ating YouTube channel. No? Salamat, salamat po sa tiwala nyo. Salamat mga boss sa pag-subscribe nyo. At sana nakatulong ako sa inyo. Nakatulong ako sa inyo kahit sa ganitong pamamaraan, sa ganitong video man lang, makatulong ako sa inyo. So shoutout yan, shoutout sa mga followers ko, mga subscriber na walang sawang sumusuporta sa window shop. Then promote ko lang at itong aking piggyback na bago. Yan, aking piggyback, ito yung top speed nya. So legit pa talaga yung panghuhuli ng modified muffler dito sa Pasay. So pag-uusapan natin yung sinasabi nila na modified muffler. So ano ba yung modified muffler? So yung modified muffler, mga boss, ito yung stock. Halimbawa, stock na pinakalkal mo, nag-iba na yung tunog, nag-iba na yung itsura, yun po yung modified. Kasi ang kategory kasi ng mga bagong pipe ngayon, aftermarket. So, yung iba sinasabi niya, hindi modified yan, aftermarket. So ngayon, dito daw sa Pasay, kalat na kalat yung panghuhuli ng modified muffler. Kahit nga daw apido, chicken pipe, exhaust pipe, at daing. Siyempre yung daing, talagang mainit talaga sa mata yan. Sitain talaga ang daing. So, hinuhuli daw.
hindi umano. Kaya, syempre, nagtanong po ako sa mga pulis na tropa ko dito sa Pasay. So, nagtanong po ako sa isa kong tropa kung legit ba. Eh, yun nga reply. Legit daw yung panghuhuli ng modified muffler. Tapos, tinanong ko kung merong bagong memorandum. Kasi yung nakita kong memorandum nila, eto yun. Last 2016 na bawal yung modified tailpipe loud. So yun yung pinagbabawal nila. Yun yung pinagbabawal nila nung 2016. Sabi daw ng tropa ko may bago. Nilabas na memorandum dito sa Pasay. So hindi pa niya nasisend sa akin yung bagong memorandum na bawal na ang modified muffler. Ngayon, nagtanong-tanong ako sa ibang mga pulis na sinasabi nila na dapat yung pagpapa-implement ng modified muffler is unang-una, dapat naka-anunsyo yan. So, itong mga nahuli, hindi ko alam, latest lang daw to eh, yung mga checkpoint dyan, dapat daw naka-anunsyo. Kasi ayun talaga ang alam ko, naka-anunsyo, parang public awareness. Oh, bawal dito sa Pasay ng modified muffler, ha? Ganon. Ganon po yung alam ko. So, kung mali, pakitawid na lang po ako, mga boss. Kung ano yung alam nyo, mga boss, pwede kayo mag-comment dito. Tapos, ang alam ko, sa modified muffler, ang alam ko din, dapat may panukat kung ilan ang bawal. Kasi ang national, merong batas na tungkol sa modified muffler. Na 105 lang, ay 105 o 115. Yun ang alam ko, 105 o 115 ang decibels. So, yun ang alam ko. Ngayon dito sa Pasay, kahit daw anong klaseng pipe, kahit tahimik daw, basta modified, hinuhuli. What? Hindi ko lang alam, kasi may mga natikita na, may mga nag-post na tungkol dyan sa modified muffler. Eh, kaya ang ginawa ko, gumawa lang ako ng content na to para iklaro kung legit ba. Meron na daw bagong memorandum, which is yung inaantay ko yung isend sa akin, yung bagong memorandum nila. Pero yun ang alam ko, mga boss, ha, yung kailangan, ang alam ko, kailangan talaga i-anunsyo yun na bawal na, i-dyaryo. Ganun yun ang alam ko eh. Tapos ipaskil nila o bawal dito ang modified muffler. Ganun po yung alam ko. At least pag nahuli ka, eh alam mo na yan eh, matagal na yan eh, isang taon na halimbawa, isang taon na inanunsyo yan, dapat alam mo na yan na bawal yung ganito. So dito bigla-bigla na lang nag checkpoint nanguhuli ng modified muffler. Yun mga boss. Tapos ang gagawin namin, ang gagawin ko, which is maghanap ako ng checkpoint dito sa Pasay. Tapos, magtatanong din ako syempre sa mga pulis. Eto, nakamodified ako, naka MT85. Pipe na tahimik. Na may power. So, hindi ko siya agad nagawa ng content, mga boss, kasi nga po, hindi dahil nagbebenta po ako ng pipe dito sa Pasay. So ako naghanap muna ako ng ebidensya, reply ng isang tropa kung hinuhuli ba talaga nila. Which is yun nga yung sabi na hinuhuli daw nila. So, nadili lang talaga mga boss kasi nga medyo busy po sa shop. So yun siya mga boss. At ganito lang naman po ang gagawin nyo. Halimbawa, pumunta kayo dito siya sa Pasay, no? Pumunta kayo sa Pasay. Yung pipe nyo, hindi naman open pipe. Ang pipe nyo, mga apido, chicken pipe, o mga pipe na aftermarket. Pag natikitan kayo at nakachempo kayo ng checkpoint, huwag nyo na pong huwag na kayo magmatigas. Kumbaga, huwag na kayo mga manlaban. Patikit na kayo. Pwede nyo naman i-contest yun eh. So, isa din yan sa gagawan ko ng content, yung paano mag-contest.
Kasi pwede mo naman i-contest yun, hindi ka magbabayad ng fine mo. Kasi mamaya, pag nanlaban ka pa, ang itikit pa sa'yo, reckless, tapos disobey. Disobey ba? Disregard. Eddie, wow. Ah, mamaya, tikitan ka pa na hindi ka sumusunod sa officer. So, mas malaki pa yung gastos. So, ganun lang mga boss. Patikit lang kayo. Tapos, tanong nyo kung magkano yung ano, yung violation. Kasi ang alam ko, may violation 1, 2, 3. Yun ang alam ko po. Yun po ang alam ko. May violation siya na violation 1, violation 2, 3. Yung 3 ang alam ko mas malala. Tanggalan ka ng ano, ng lisensya. Revoke. License revoking. Yun ang alam ko. So, yun mga boss. At sana nakatulong ako sa inyo kahit sa maliit na paraan. Again, sana huwag kayong magsasawa na huwag kayong magsasawang manood. At share natin pagsali nakatulong. So, road test lang ako dito sa menu.